Hello guys, tuturuan ko ngayon, kayo ngayon kung paano o ano yung mga pipilapan sa One Trace App or One Health Pass na kailangan mong pilapan na link bago ka umuwi ng Pilipinas. Kung flight mo na, kailangan mapilapan mo yun ng maayos. Hello guys, ito nga pala yung mga pipilapan sa One Health Declaration Card na kailangan sa airport. Passport number, family name, first name, middle name, suffix kung meron ka, halimbawa junior o kaya juniora, birth date, age 41, nationality, your phone number na nasa Pinas, email address mo, kung sex mo female or male, permanent address mo sa Pilipinas, house number, lot or building, street, region, province, municipality, and barangay. Dito naman sa travel information, kung ang dadaanan mo ay airport o kaya seaport. So ako, airport, kaya airport ang binilugan ko. Tapos sa kung arriving as passenger or crew, aircraft passenger, so aircraft passenger ako kasi hindi naman ako flight crew. Aircraft passenger ang binilugan ko. Tapos, sa travel itinerary kung saan ka nang galing. Galing akong Kuwait. Sa Kuwait City ang port of exit. Ang airport or port of arrival ko is Clark International Airport. Ang port of entry in the Philippines, Clark Free Zone, Mabalacat, Pampanga. Automatic na po yan mag-fill up dyan sa form. Airline names, kung anong aeroplano sasakyan mo, Emirates Airline sasakyan ko, flight number ko is EK324. Tapos dito sa specify flight number kung VIP ka, nakalagay din mga flight number, tsaka seat or bed number. Seat or bed number dito kung sa SICA, sa seaport ka. Date of departure kung kailan ka darating, date of arrival, type of traveler kung isa kang foreign national, dayuhan na pupunta ng Pilipinas, non-OFW halimbawa tourist ka lang, or family visa, eh ako OFW kaya OFW ang binilugan ko. Then documentation type, ayan mapipili kung documented ka or undocumented. Ako documented kaya yun ang pinili ko. Then, kung land-based ang occupation mo or sea-based. Ako land-based, hindi ako seaman. Are you a vacationing OFW? Nilagay ko is yes. Ang employer ko is Ahmed M.A. Alfadala. Ang government exemptions, were you granted of any government exemption? Nilagay ko is no. Kasi wala naman akong government mga exemption. So, kung saan country works, visited and transited in the last 30 days. Kung saan ka kuno ng galing na bansa. Sa loob ng 30 days. So, Kuwait, ako galing. Lahat siyang Kuwait. Isa lang naman eh. Tapos, kung may exposure ka history ng COVID 14 days before the onset of signs, symptoms, ako wala. Kaya, no. Have you been in place with a known COVID transmission 14 days before the onset of signs? Ako wala kasi hindi ako nakapunta ng hospital. Sa bahay lang ako. Kaya, no. Clinical information, have you been sick in the past 30 days? No. So, ito yung mga sagot kung comorbidities, kung may gastrointestinal hypertension. Ako wala naman, kaya nilagay ko na lang, no. Nilagay ko na lang is none. Are you currently pregnant? Hindi pa po ako nabubuntis, magbubuntis pa lang, kaya no. Vaccine details po, kung nabaksinan na ako ng vaccine about COVID, so yes ang ilalagay natin. So first dose po natin is August. Lagay natin dito. So July 1 ang aking first dose. 01 ilalagay ko, then 2021. Tapos ang name of vaccine is ano ba yun? AstraZeneca. Sinovac. AstraZeneca COVID. Oxford AstraZeneca. Tapos, ang batch of first dose is
Batch is 05050321321. Tapos vaccination center is Salwa specialized clinic. Tapos country where vaccinated, binaksin po ako sa Kuwait. So ilalagay po natin is Kuwait, Japan, Kastinja, yan, Kuwait. Tapos region of health facility, region 5. Ah, wala na kasi. Region of health facility, wala na to kasi. Ano, hindi naman tayo sa Pilipinas binaksin. So, first dose adverse event, no? Enter watermarks, none. Done for second dose, yes. So, date of second dose is August. August 31. So ang ating second dose is August 31, 2021. Tapos select of vaccine AstraZeneca, Oxford, batch of second dose 110110521521. Vaccination center is Mishrif Vaccination Center Hall 6, Kuwait. Tapos select country where you are vaccinated, Kuwait. Ayan, Kuwait. Tapos second dose adverse event, no. Watermarks, none. Data and privacy affidavit of undertaking. So dito mag-aano na tayo ng check natin. Ibig sabihin, agree tayo doon sa... Basahin muna natin yung mga nakalagay sa data privacy. Ayan. Sa nauunawaan ko na kailangan ko magbigay ng tama at totoong impormasyon. Tapos, kukuliktahin ang ating mga data. Halimbawa, pangalan, birthday, lahat ng datos na yan kasi ipoproseso ng OWA. Ang pangatlong... Ano, mananatili ako sa hotel na aprobado at accredited na quarantine na pasibilidad ng Department of Tourism bilang tugon sa kasalukuyang pandemya ng COVID-19 at mandatory protection sa kalusugan at kaligtasan na pinatutupad ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. So, 10 days po tayong magka-quarantine sa hotel. So, ayan po ang ating agreement. So, last po is, pipilapan natin yung CAPTCHA. So, dapat tama ang ating CAPTCHA kasi hindi tatanggapin ng computer pag mali. Say. Update or 2. Mali. Say 2. Yan. Update natin. Sana wala tayong mali. Ayan na. Wala tayong mali sa pag-fill up. Kasi pag nag-fill up, merong diferensya. So, generate QR code, success. So, ayan na ang ating code na ipapakita sa One Health Pass. Ayan na po. Ayan. So, thank you. Sana'y nagkaroon kayo ng magandang idea kung paano mag-fill up ng One Health Pass.